So, pasyal muna dito tayo sa Costco. Minsan lang ako makapunta uli dito eh. Marami din kasi dito mga bilihin na mas mura compare dun sa superstore. Nailak ko ba? Oo, nailak ko naman. So, kuha lang tayo nitong card. So, kung sa driving, 3 minutes away lang tong Costco dito sa amin. Pero kung lalakarin, may mga siguro 15 minutes din siya bago ka makapunta dito. So, check lang natin yung card natin kasi kailangan may card ka dito pag pupunta eh. So, ito. Itingin tayo ng laptop. 1,379. 1,499. So, pwede nyo siya ditong utangin, guys. Kung may credit card kayo, yun nga lang talaga, eh, hindi ako pala utang. Kaya hanggang tingin na lang muna tayo. Kung gusto nyo din kumuha ng TV, eh, no? Lahat sila dito pwede nga utangin. Yun nga ang kagandahan dito sa Canada. Makakakuha ka ng mga gamit. Yun nga lang talaga, dadami din yung utang mo. Tingin tayo ng iPad. Oh, MacBook. 2,579. Oh, Diyos ko po. Ayokong umutang. iPhone 14 Pro Max. Wow, panalo. iPhone 14 Pro. 1,539, 1,389, 1,239. So, ito yung isang sikreto. Pag nagtitipid ako, wala pang $10, meron ka ng hotdog, meron ka ng fries, tsaka chicken strips. So ito yung malimit kong kinakain para ano, kasi mas nakakatipid dito. Kasi yung isang burger tsaka price sa mga McDo is naabot ng $15 to $17. Ito, wala pang $10, may strips ka na. Tapos may price. Mas marami pa. So I'm here today at Costco. Bibili na ako ng ilang pagkain kasi nagiwahiwalay na kami ng mga kasama ko sa pagkain. Hindi na kami korpo. Solo-solo na kami, so kanya-kanya na kami nanduto. So, nung nakaraan nga pala, yung ipinost ko na nakalagay dun, eh, magkano yung sahod sa Canada, kung magkano na lang yung natitira, eh, may mga nabasa akong comment, ang sabi, eh, wala na pala natitira dyan sa sahod ninyo, bakit nagtitiis pa kayo dyan, ba't nagtsatsaga pa kayo dyan? Kasi nung kinumpit ko nga po yung sahod, eh, halos talagang wala nang natira. Yun na po ay sa, depende sa lifestyle ninyo, gaya nga po nung inilagay ko doon, may lifestyle 1, 2, 3, 4, and then kung mapapansin po ninyo, eh talagang halos wala nang natira doon sa iba. Yun nga po, depende doon sa luho ninyo at doon sa mga kukunin ninyong liabilities kahit na hindi pa kayo fully established dito sa Canada. Yun po ay nakabase pa din sa sahod ninyo. Dahil hindi naman po porket inilagay ko doon 8 hours a day, 8 hours a day na po talaga kayo ditong magtatrabaho. Ang totoo po niyan, eh, meron po tayo dyan iba. Yung iba, 10 hours pa, 12 hours pa. So kung i-add nyo po yun, hindi lang po yung 2,560 yung sasahurin ninyo kung 16 po yung per hours nyo. So kung 16 per hour po yung salary ninyo, and 2,560 nga po yung monthly, gaya nga nung nabanggit ko doon sa nakaraang kong vlog, yung magkano yung sahod sa Canada, kung worth it ba. Let's say 2,560 nga, then marami ka naman pasok, hindi, kasi po nakalagay nga po doon is 8 hours lang. Every day. Ay kung ang pasok nyo po ay 10 hours o 12 hours pa, minsan nagpo 14 hours pa kung ganun po. Ay di possible po, mas malaki pa yung sasahurin ninyo. Iba-iba naman po tayo ng dinadatnan dito. Meron po kasi na dumarating dito na yung accommodation lang yung binabayaran, the rest is libre na. Ilaw, tubig, kasama na po yan. So kalimitan po kasi yung mga kakilala kong dumarating dito, na mga nakausap ko din at even ako, eh kagaya na, accommodation ko, 120, libre na po lahat yan. Wala na akong binabayarang ilaw, tubig. And then yung iba naman na dumadating dito, 500 yung accommodation, libre na ilaw, tubig. Yung iba naman po dumarating, 750, kanila pa yung ilaw, iba-iba nga po yung sitwasyon. Pinigay ko lang po sa inyo yung sample computation, pag yun po yung talagang minimum na ipinapasok ninyo. Balikan po natin ang nabanggit ko nga ko kanina. Sabi ko, kung wala pong natitira, eh ba't po kami nagtsatsaga daw dito? Nagtsatsaga po kami dito unang-una dahil naka-adjust na po kami. Alam na po namin yung dapat unahin at hindi dapat unahin. Although marami pa rin po talagang mga kababayan natin na talagang inuuna ay kung ano-ano, ay labas na po tayo dyan. Buhay po nila yan. So sa katulad ko po, hindi naman po sa pag-ano, masaya po ako sa sinasahod ko. Nakakapagpundar naman po ako ng bahay, nakakapagpagawa po ako ng bahay. May savings naman po kahit papano. Yung totoo po niyan, masaya po ako sa sweldo ko kahit papano. Hindi kagaya ng mga una kong trabaho, talagang masasabi kong ito yung talagang trabaho na masasabi ko na nakikita ko yung pinaghirapan ko. Hindi ko po dinidiscourage yung mga kababayan natin na mag-Canada. Ang gusto ko lamang po, maliwanagan po kayo.
Kasi sa totoo lang po, napakaraming pumupunta dito at dumarating po dito. Yung iba talaga, nung kami nasa Taiwan po, malimit kong nababasa talagang maraming hype na hype makarating dito. 300,000, 400,000, 500,000 para lang makarating dito. Uubusin talaga nila yung pera nila para makapasok dito. Which is ang iniisip ata nung iba na pagdating dito, talagang isang buwan, dalawang buwan, bawi na kagad. Sa nakikita ko po kasi, yung iba talaga, sa kagustuhang makapasok ng Canada, yung iba halos ipinangungutang pa. Talagang yung iba makapasok lang dito, talagang nagsanglapan ng lupa para lang po makapasok ng Canada. Ito talaga yung hinanap ko dito Siyempre, 1,000 baka ba naman yung ginagatasan namin araw-araw. So talagang nakakangalay din Masakit din sa braso. Tapos kumuha na rin ako ng mga merienda kasi pag kami sa nagising ako, saktuhan na lang. So pagising ko, nagtitinapay na lang ako. Hindi na ako nagkakanin. Nagkakanin na lang ako siguro 1 beses, 2 beses, ganun. Wala po ko masabi, the best po ang Canada pagdating sa kita kung kayo po ay masipag. Pero kung kayo po ay nag-expect na pagdating nyo dito, lalo na yung mga nasanay sa Pilipinas na may katulong sa bahay, mayaya, lumaki na talagang umaasa sa magulang, and then pagdating po ninyo dito ay talagang back to zero po kayo. Pagaya nga po ng ibang mga nakausap ko na talagang sinasabi nila na pagdating nila dito, hindi nila nagamit yung profession nila. Talagang nung nasanay daw sila sa Pilipinas na may katulong sila, pagdating dito lahat sila yung kumikilos. Kasi kapag ibabayad nyo pa po sa iba, gaya nung sa tubero, sa electrician, sa kung ano mga problema nyo sa bahay, ay lahat po ibabayad nyo. Ay kung kayo po ay nasanay na umaasa sa Pilipinas, ay dito po ay hindi na, kayo na po lahat ang kikilos. Yung isa naman, 10,000 Canadian dollar ang hinihingi para lamang po makarating dito sa Canada. Ay sa totoo lang po, kahit nga po dito sa loob ng Canada, napakarami po ng mga scammer. May mga natanong din po ako, may mga nag-o-offer po dito ng Lamia na ang ino-offer nila talagang napakamamahal. Mayroon 5,000, 8,000 Canadian dollar. Nasabi ko, ha? Ba't naman ganun kamahal? And then nung naalala ko ulit, nung binalikan ko na, nag-deactivate na po yung pinakang account nung natanong kong yun. Ang sabi po niya sa akin, hindi ko nakakalimutan, sabi nga niya 8,000 daw yung Lamia na i-offer niya sa akin. Makakalipat na daw ako sa Popeyes. Sabi ko, ba't naman po ganun kamahal? Sagot niya sa akin, sir, binibili na po ang Lamia sa black market. Sabi ko, hindi, modus to, ganun kamahal. Kasi yung nilipatan po namin ngayon dito, nagpa-process po kami sa consultant. Ang binayaran lang po namin, nasa 1,000 lang po mahigit na Canadian dollar. Kasi hindi po lingid sa kalaman ng lahat na marami din naman po talagang mga employer na hindi sumusunod dito sa kontrata. At yung po ay talagang minsan hindi na may iwasan. Kasi yung iba po sa takot na mapauwi, kahit na ginagawa na sila ng mali ng employer nila, nagtitiis po at nagtsatsaga pa rin. So kukunti na lang ang tao guys dito sa Costco, kasi ginabi na rin ako. Ayoko din kasi kanina sumabay doon sa pila, napakahaba. Kaya talagang nag-ikot-ikot din muna ako at nalingin ako para alam ko na yung mga dadamputin ko susunod na pagbalik ko. So uuwi lang muna ako and then doon ko i-discuss sa inyo at ipapakita ko na rin sa inyo para may idea kayo kung minsan bakit ba gano'n na lang lagi yung aking paalala. At hindi ako yung tipo ng puro na lang laging tara sa Canada o maganda sa Canada. Hindi puro panghihikaya kundi para doon sa realidad na pagdating po ninyo dito talaga namang nangyayari. So uwi na ako guys, magbabayad lang ako nitong pinamili ko, kukunti lang naman to. And then sa bahay po tayo mag-usap. Alam mo, dami nung pinamili natin Hindi, kasi kabibili ko lang nung nakaraan, kaya konti lang pinamili ko. Hindi ko na sinakubag kasi alapit lang naman Konti lang naman yung biyahe ko, nasa bahay na ako. So imagine guys, itong konting na pamili ko is $100 na.
So marahil marami nagtataka sa inyo bakit madalas akong nagpapaalala ng mga bagay-bagay na pagdating nyo dito sa Canada, eh huwag po kayong masyadong mag-expect kagad. Especially dun sa mga talagang uubos ng mga pera nila para makarating po dito. Yung may mga malalaking hawak na nahalaga, yung may mga malalaking savings na, and then talagang ipagpapalit nila para makarating dito sa Canada dahil sa pagkakaintindi nila, yung iba naman po, hindi naman po lahat. Yung iba kasi ang pagkakaunawa ay pagdating nila dito is talagang mababawi kagad nila yung kanilang ibinayad. Which is pagdating naman po dito ay mga nadidismaya, pero nung mga panahong sila po'y nag-a-apply, eh talagang ganun sila kaporsigido. Kabi nga po nila eh, kahit na yung halagang hawak nila eh, kalahating milyon ibibitawan nila makapasok lang dito sa Canada. Iba't ibang klase ng message po yung mga natatanggap ko sa mga subscriber natin, gaya na lang po nung iba pagdating po dito. Eh, 1 month pa lang, iba 1 week pa nga lang po, gusto nang lumipat kaagad ng trabaho eh. At yung iba naman po talaga ay naiyak po sa akin. Yung iba po, mga natawag sa akin, nakikipag-video ko, naiyak po. Nagtatanong kung paano yung ginawa ko kasi alam po nila yung pinagdaanan ko na yung trabaho ko po dito, dinatnan nung una, eh hindi ko din po natapos at lumipat din po ako ng ibang trabaho. At yun nga po yung gusto kong ipaliwanag sa inyo kasi nga po ganun din po yung sitwasyon ko nung una. Kaya siguro marami po ang nakaka-relate kasi nga po pagdating ko dito, hindi po ito yung una kong trabaho. Yung una ko pong trabaho dinatnan, eh talagang medyo may nagkaroon din kami ng problema. Kaya po naghanap po ako ng panibagong working permit at dito po ako napunta. Kagaya na lamang po nito, ito babasahin ko po sa inyo yung message niya sa akin ha, ito po. Kuya Perds, tama nga po pala yung mga paalala nyo. Parang nagsisisi ako na iniwan ko yung work ko sa Taiwan at nagmadali akong makarating dito sa Canada kahit na may 8 years pa ako sa Taiwan. Mas malaki pa ang sahod ko sa Taiwan at mas magaan ang work ko. Dito sa napuntahan ko as, eto hindi ko nababanggitin, sobrang stress at lahat iikutan mo. Wala pang natitira sa sahod namin dahil 900 lang ang bi-weekly, 1,800 monthly, tapos ang accommodation namin ay 750. Hindi ko na malaman kung paano ibabudget yung natitira ko dahil need ko pa magpadala sa family ko. Ito naman po yung message ng isa nating ka-subscriber. Kuya Perds, yung unang consultant, 1.5 ang singil, erereklamo namin yung employer. Tapos pangalawa consultant, nakahanap ako, 5,000 ang singil. Hahanapan ako ng employer kasama ng PR pag-apply. Pag wala ako mahanap, Kuya Perds, baka i-grab ko na yung 5,000. Which is 5,000, napakalaking halaga po nyan. Ang totoo niyan, may isa pa ako nakausap, 10,000 para lang po sa Lamia. At talagang kasi kapag hindi niya i-grinab yung 10,000 na yun, mawawala na po siya ng status, uuwi na po siya ng Pilipinas. Imagine, ganun po kamamahal dahil alam nila na kailangan ng Lamia ng mga tao para hindi sila makauwi dahil wala na silang status. So nangyari, sinasamantala po nila yung kahinaan ng ating mga kababayan. Sabi pa nga po nito, ask ko lang bro, 2024 pa kasi working permit ko. Eh hanggang June na lang daw ako dahil sinisiraan ako dito. O yan po yung isang na-encounter naman nung isa nating kababayan. Ito pa po yung isang message nung isa. Grabe ang experience ko dito, bro Perds, sa company ko. Hinamon ako ng suntukan ilang beses. Minsan babantaan ako, ampasin ako ng bakal, tapos sisiraan ako lagi sa employer ko. Binabantayan ako lagi sa mga galaw ko sa trabaho. Pero syempre po, eh, tinatanong ko naman po, baka mamaya yun din mong mismong tao yung may problema. Eh awang ko po, hindi naman po natin hawak yung sitwasyon at yung bawat panig, eh yun lang po yung kwento niya. And then ito po yung sabi naman ng isa, walang problema sa employer, sobrang bait. Itong mga katrabaho ko, sobrang stress. Mahabang explanation, Perds, pero gusto ko lang, gusto lang lagi niya na siya ang masusunod, yung katrabaho daw niya. Ito naman po yung isang sabi ng isa, samantalahin ko na Sir Perds, habang kachat po kita, yung company ko po kasi hindi nasunod sa contract namin, 40 hours per week. Ang totoo po niyan, napakarami ko pong nakakausap dito talaga. Iba-iba po yung sitwasyon nila, pero madalas po ito ay napansin ko ay kalimitan ay mga cross-country. May isa pa po kung hindi po ito, yung ito, puro Taiwan po ito eh. May isa pa po kung nakausap, hindi naman po siya Taiwan, pero cross-country din siya. Subscriber ko din siya, hindi ko na lang po babanggitin kung saan galing na bansa kasi baka makarating doon sa kanyang pinagtatrabahuhan. Kasi ayoko nga pong ilagay sa alanganin yung mga subscriber natin. Kasi nga po, ayoko naman po kasi na ginagawa nung iba. Na ang gagawin ay mag-interview, success story. Pero ang totoo po niyan ay success story dahil nakarating ng Canada. Ang tanong, after nung success story niya na nakarating siya sa Canada, kumusta na kaya siya ngayon? Kasi po ang dami po dito na encounter ko na ganyan. Meron po kaming kasama dati, Seaman. Seaman siya, pagdating niya dito is construction worker. Construction worker po siya.
Ngayon, dahil wala nga daw siyang madalas na pasok, lagi siya nakatambay lang, walang inooras, walang sasahurin. So, anong nangyari po, lumipat po siya sa amin dito sa dairy farm. So, nung nadito na siya sa dairy farm, okay naman po, kinakaya po niya, kaya nga lang medyo magulo yung utak niya. So, sa makatuwid, umalis siya, 1 week lang siya nagtrabaho dito sa dairy farm, and then bumalik na uli siya doon as construction worker. Pero, mga 1 week lang, nakikita ko yung mga posts niya. Success story of my Canada dream. Oh, wow, di ba? Ang galing. Pero yung mga struggle niya, yung mga pinagdaanan niya hanggang sa nadito siya, eh talagang marami siyang sabi nga niya, mas okay yung trabaho niya no nasa Seaman siya, ganun. Kaya nga lang, naghahanap siya ng medyo stable na job, kaya siya pumunta dito sa Canada. Madalas po kasi sa ating mga kababayan, ang ipinapakita sa social media, success story, eh kabalik na rin po sa tunay na nangyayari habang nadito kahit nagtatrabaho. Marami pong struggle na pinagdadaanan dito. Ang gusto lang pong ipakita, yung magagandang mga bagay. Snow, yung mga pera, yung mga nabibiling mga bagay na sasakyan, pamplex. Pero yung totoo po yung pinagdadaanan po dito, eh medyo kakaiba na. Ilan pa po yung Pilipinong dumating po dito at nagtrabaho? Merong HRM, merong mga nasa opisina. Yung dairy farm po kasi, tapos ikaw ay galing sa opisina, galing ka sa hotel, and then mapupunta ka sa ganitong klase ng trabaho. Yung iba nga po ay talagang 1 day pa lang ay umiiyak na. Merong 1 week pa lang ay sumuko na at umalis na. So sa sitwasyon po nitong mga nagme-message sa akin, ang napapansin ko lang po talaga, eh hindi naman po lahat. Kasi yung iba nga po talaga, may mga employer po talaga na hindi sumusunod. At alam ko na po yan, napakarami ko na po na-encounter na ganyan. Kaya nga po madalas lagi ko sinasabi sa inyo, ayoko kasi mag-interview ng success story ng pagkakarating sa Canada. Bakit pagdating ng Canada, eh success story, kadarating pa lang. Wala pa talagang ika ngayon nasisimulan. Ngayon, nakapasok ng Canada, success story. Bakit ba hindi yung mga, nakapag-Dubai, success story, nakarating ng Dubai. O success story, nakapasok ng Taiwan. O nakapasok ng Saudi. Bakit walang ganun? Bakit pag Canada, success story. Pero yung totoo po, ay ang dami po ditong dumating. Pagdating po dito, success story talaga. Kasi nakapasok ka ng Canada. Magandang country talaga yun, ay nahangad ng karamihan. Pero ang tanong, yung habang nagtatrabaho ka na dito, maganda na nga ba yung sitwasyon mo? Talagang ika nga, maganda yung napuntahan mo, hindi naging miserable yung pinagdadaanan mo. Kasi kung ako po ang tatanungin ninyo, base sa lahat ng mga nakausap ko, napakarami po talaga nang dumating dito na talagang sobrang saya, pero nung time na nagsimula na sila magtrabaho, gaya nga po na sabi ko, may mga naiyak, natawag sa akin, may mga gustong lumipat, ayoko naman po silang interviewin, bakit po? Lahat po yun na sinasabi ko ay may basehan. Kasi nakausap ko po mismo yung tao, nakachat ko po. Talagang kagaya nga na lang po nung minsan, nagpost po ako nung hiring kung naaalala nyo. Ang dami po nag-message sa akin . Mga subscriber po natin yan mula ng Taiwan pa hanggang makarating dito. Which is akala ko okay na sila. Di yun nga po, nag-open sa akin na gusto nilang lumipat, yung mga problema doon sa trabaho nila, yung mga hindi nasusunod. Sabi nga po nila, mas okay pa din yung sahod nila sa Taiwan kaysa nung nadito. Marami pa pong klase ng problema. Ayoko naman pong interviewin yung mga tao para ano po, para ilagay sila sa alanganin at malalaman pa yung plano nila. Kasi may mga plano lumipat na po yung iba . Pag in-interview ko yun, magkakaroon po ng idea. Sino pa po ba manlalaglag diyan? Di yung mga kasama nila. Kasi kalimitan po dito, ang dami ko ding na-encounter na ganyan . Kaya nga sabi ko po sa kanila, make sure kung may plano kayong lumipat, huwag kayong magsasabi sa kahit na kaninong kasama ninyo. Dahil base po sa karanasan ko, yung sino po yung mga kasama natin kapwa Pilipino, yun po yung manlalaglag sa atin. Dahil may mga nakasama na rin po ako dito na talagang even sila, yung mga nakasama ko dati na talagang gustong-gusto nilang lumipat. Talagang sila yung nakakausap ko, sabi nila, kailan ba tayo makakalaya dito? Kailan ba tayo makakaalis dito? Sabi nila, hanggang kailan ba tayo dito? Pero wala silang ginagawang aksyon. Hanggang sa noon nakaalis na po ako, may nga nagbe-message na. Ang masaklapan nito, may nagsumbong nung pagkakaalis ko. At ang masaklapan nito, yung nagsumbong na yun, magme-message dun sa kasama ko na umalis din at tatanungin kung pwede daw ba sila dito. O diba, ilalaglag ka nila dahil doon sa plano mong paglipat, and then pag nakalipat ka na at nakitang maayos na inalipatan mo, magtatanong sa'yo kung may bakante pa ba diyan. Masyado na lang pong haba itong video natin na to, kaya sa susunod po, gagawan ko po yan ng content, yung temporary foreign workers right, kung ano po yung mga karapatan natin, kung pwede po ba tayong lumipat, kung halimbawa't hindi po natin matatapos yung kontrata natin. Kasi sobrang dami ko po natatanggap na ganyan tanong. Pagdating pa lang po dito, gusto nang lumipat. Pagdating pa lang po dito, 1 year lang, gusto nang umalis. Yung iba nga po, 1 week pa lang.
At yung iba, sabi nila, hindi na nila tatapusin yung 2 years contract nila, maghahanap na sila ng panibagong working permit. Ano po ba yung karapatan ninyo? At kung pwede po ba yung, tama po ba yung naiisip ninyo? Kaya nga po, yun po yung susunod kong gagawa ng video para po kahit papano may idea po kayo. Kaya yun po yung dahilan kaya madalas akong magpapaalala sa inyo na huwag masyadong mag-expect ng sobra, tapos pagdating po dito ay nagdidismaya. Ang pinakamaganda po niyan ay alamin niyo po yung karapatan ninyo para pagdating niyo po dito at kung sakaling hindi maganda yung dadatnan ninyo, ay alam niyo po yung karapatan ninyo. So meron naman po akong ilang mga nakausap na subscriber natin na yung iba dati umiiyak sa akin at talagang gusto makalipat na nakalipat na po. Willing naman po silang magpa-interview para ma-share nila yung pinagdaanan nila at kahit papano maayos na sila doon sa nalipatan nila. So sa ngayon ako magpapahinga na po muna at may pasok pa ako hanggang sa muli. Maraming salamat. Naway marami kayong natutunan sa ating today's episode. Naway gabayan po kayo ng ating Panginoon sa inyong pag-apply para makarating dito sa Canada. Mabuhay po kayong lahat. I love you all. God bless. Bye-bye. Yeah.